I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyo. Ang gawin ko ngayon is buhaton ako ron is maghanap ako dito ng mga bonsai materials kung matatrabaho ngayon. So nandito ako sa harap ng aking bonsai garden or maliit na bonsai garden. Then ito ang napili kong tatrabahuin. Hindi masyadong maganda pero ito ang isa sa paborito ko na bonsai materials. Tapos punta pa ako doon sa kanyang likuran. I'm drowning. Vultures are circling me. Makita na po ng isa. So at ito na naman ang isa sa tatrabaho ito ngayon. Isa naka-exposed rod siya. So ang gawin ko is i-bound ko siya para hindi na lang gawing exposed rod, para hindi masyadong matangkad. So kuha ko ng wheelbarrow para ikarga ko na ito. Let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? My heart, my love, my life, the prize. It's hard to find. So ito na po yung aking bugas ba to na bonsai materials. So just hearing po, update lang. Ang gawin ko dito is trim na lang. Although hindi siya masyadong maganda tingnan sa video, pero sa personal, magandang kaunti. So may halaman na para kung hindi ko gini ko, video gini ko. Pero makita itong yung punuan niya is kulang siya ako ni focus. Mamaya, ito siya is tapos na ito, wala na itong kita dito sa ilalim. Wala na siyang wire. Tinanggalan ko ng wire. Nabili na lang dito is yung tupag na lang kasi down siya gamay dito sa panda. Gumadrop siya. Tinupagan ko na lang. Then this area, suppose yung hinaan ko ng konti. Ipingin ko sa camera. Yung paangat siya. Pero after na siguro, hihintayin ko ito, pumapal ito na portion dito para yung gap niya, both sanga, is hindi masyadong lagyo yung agwat ba persa nga. So ito ko sinishare sa iyo para malaman din niyo yung gaano kahirap yung maghintay ng mahabang panahon para matapos lang itong mga bonsai na ginagawa natin. So ang ginawa ko, ito tinanggalan ng itong mga unusual branch nga tumutubo kahit saan saan. So miminti na ito, then na basag itong pot dahil nag-expand na itong root. Na-expand, so nailiki. So kapalitan ko ito ng pot, pero plastic na siguro yung pot na palit ko dito. Then yung isa naman na binibidyohan ko kanina is i-repot yun. So ito,
ano ito, parang finishing na lang. So hintayin ko na lang na lumaki itong what we call this punuan. Then ano na siya, parang pine trimming na siya, yung dili na basta sugatan yung mga dahon para hindi siya pangit tignan, kasi pangit pag may sugat yung dahon. So ang ginawa ko is dahan-dahan na sa pagupit. Yun na lang, wala sa lugar na mga sanga yun. Ang tatanggalin ko, i-trim ng kaunti. Makita ninyo yung anong ginagawa ko. Yun na, minsan, dahil sobrang lapit ko dito, matamatahon ko pag-cut like this one here. So, tanggalin yun na hindi masugatan yung mga dahon. So, dahil ano na ito, patapos na ito. So, kaya na, ano na, kaunti-unti na lang yung magugupit mo dito. Kasi pag masobraan siya, agupit, dili pa kayo siya maganda, lalo na siya pumapangit. So, dito, hintayin ko na lang na parang mag-triangle, mahaba mo, humaba dito sa taas. Then, itong clearance dito, tama na itong, ano, ito ba? Itong clearance dito sa kabila. So, ito is, bali, ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat, pag 5 ka niya, isa na lang ito. So, itong, ito, maging, palapitin ito. So, maging buo ito. Kasi, ang bilang ko nito is, 1, 2, 3, 4. Then, itong last is 5. Pero, ang nangyari is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7. So, pwede din yun. Depende na lang sa atin yun. So, ito lang. Tapos, palagay ko wala na akong i-gugupit dito kasi nalinisan ko naman. Just sharing lang po ito. So, yun namang isa. Baba ko muna ito. Ibalik ko muna after matapos yung isa. So, ito. I-hokayin ko ito, i-drop. So, ito, makita dito is may mga sanga na wala sa lugar. Ang langaw. So, ito ang gugupitan ko. Then, after that, instead, i-deploy ko ito kasi i-repat man ito. Ang gagawin ko nito is hayaan na lang kasi anyway, maglaglaga. Mga hulog man ang dahon ani kay di kwan man siya iripat, so natural mga larag ng dahon din mga hulog. So yun ang mangyari nitong bonsai materials. So kahit lang ano lang ito, tugas ba to, but still then dili lalim gyapon pagbuhat og bonsai, dugay gyapon mahuman, daghang sacrifice nga mahurot ani. Tanggalin ko itong wire. Okay. Yan, magsimula na ako dito. Hindi ako nagamit ng external microphone. Dali lang. Oh. Yan. Pukal ka agad. Nabasag din yung pot. So, yun ang itsura. Yun ang gamot. Pagkakain, oh. So, ikakat ko dito. Hanggang dito. Ayan, ikakat ko dyan hanggang dyan. Para umapa. Yung mga ugat niya, ang makapal is nasa gilid lang, pero sa gitna, utera. Makita naman. Ayan, naputol ko na yung katunga. Ito yung may maraming ugat.
kapal. So, yung soil dyan gagamitin ko pa rin. Tapos, pagbaon ito sa ilalim, so, ang lupa hanggang dito na. So, maging maitim siya. So, tutihan ako yung nagilid kasi di pa malupon ako agamay. Then, ito, dahil dagandaghan man o marami-rami yung bali root na nakuha ko, there's a tendency na may reaction ito. So, ilagay ko muna ito sa area na hindi mainit. So, dali lang, no? So, yun na siya. So, dahil wala kong soil extra, itong natira dito sa... Ito lang ang ibabalik ko. Ito ang buhay na mahilig tayo sa bonsai. Minsan, parang tinatamad tayo, lalo na pag may karandahan na yun, yung magsakit-sakit gamay, ubo, sipon, so tinatamad tayo. Kaya dito sa bahay, is wala na itong ako magagawa. Kahit maglagnat man ako, need to work on it kasi ako may mahilig diri. Yung mga kasama ko sa bahay, di mahilig. Hindi natin sila mapipilit kasi may kanya-kanya man tayong desisyon sa buhay. Pag hindi sila gusto, wala na tayong magagawa dyan. So, tipid sa soil. Kasi maghirap maghanap ng bonsai soil. Ayan ah. Yung iba, masayangan dito kasi sabi nila mas maganda yung exposed rot. Kaya ang ginawa ko na ganito, gusto ko kasi parang maging maiksi siya. Tingnan siya, tingnan ninyo. Di ba maganda ng kaunti na nakaiksi ko tapos isa malaki. Pupokus ko mamaya. Then, yun na ang gagawin natin. Isi-shift na natin. Although, reaction nito is maglalaglaga ng mga ano ito, mga dahon. Because maraming ugat yung naputol ko, one half yung ugat na naputol ko, so there's a possibility na malaglag ng mga dahon hanin niya. So sa ngayon, hindi ko na pa siya gina-fine-tuning, gupit kay gupit na lang kasi anyway, magpag-o man siya dahon. Pero supposed to be, if ever yung sa tingin ko parang hindi niya makaya na hindi tinanggalan ng dahon, wala na akong choice kundi i-depulit ito. Kaya ang problema lang, pag i-depulit ko ito, matagalan ba? Dugay kayo makuman kayo pinagkuha na. What they call is, bigan kayo ng dahon, isa-isahin mo ito ilaglag, so mahirap. So yun na siya. So yun na, hindi na naka-expose yung rot. Klaro. Yan. So, nagagandahan ako sa style na ganito. So, kung tingnan nyo, maganda siya ng kaunti. And also, the other one here, yung punuan, previous, yan ang nagustuhan ko. Kasi, kung tingnan nyo, matanda na ang punuan. Tingnan. Pero, kung tutusin, hindi pa ito matanda, bata pa ito. So ang ginagawa ko dito, sinugatan ko itong punuan ng yung hacksaw blade. Kaya naging samad-samad siya, then pag-alim niya, pagkahayo niya, naging matanda siya. So 'yan ang itsura ng aking isa na paborito kong tugas bato na bonsai. And it is the other one naman dire, or dito, ito yung itsura. Balik na to sa stand ng kamera kasi
magpaalam na tayo kasi tapos na ang ginagawa ko. So, ito na ang itsura niya, ang dali lang. Then ito, karami ang natanggal ko na rot for how many months lang ito. So, for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo. Hopefully, hindi masyadong mahaba yung video ko kasi nakakaburing naman, sobrang haba. Tapos, kaunti lang ma-contribute ko sa mga kapunsay natin kung anong ginagawa ko dito sa aming bahay araw-araw. So, ito ang ginagawa ko talaga sa aming bahay. Pero, it's a scene na dalawa lang napakita ko sa inyo. Actually, isa, magdagdag pa ako doon. Kumuha pa ako ng ibang bonsai materials para tatrabahoin naman. Kaya lang, after this video, isang gawin ko, ako naman tag-i-edit. So, mag-edit ako. Then, after na mga siguro 12 o'clock, balik naman ako sa labas for mga around 2 o'clock, mga bisan tubig. Then, mag-gupit na naman sa mga ibang bonsai materials ko. So, yun ang trabaho ko dito sa aming bahay regarding about my bonsai garden. So, sa ngayon, paunti-paunti na ang mahilig sa bonsai because of the climate change yata. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye. Thank you.